today po, magme-maintenance naman tayo sa generator. At yun yung fuel injection valve. Pero bago lahat, kung naalala nyo, kung napanood nyo itong vlog na to, how to calibrate fuel injection valve, ito na yung hinihintay nyo mga brad. Sasalpak na natin yung fuel injection valve sa generator. Ano hinihintay pa natin? Tara na, samahan nyo ako. Hello mga brad and sis, I'm Webron, at ako yung makinistang siman, and welcome to my channel. Yeah! Kahit anong maintenance pa yung mga brad, unahin natin basahin yung manual. Katulad na lang ng sinasabi ko sa ibang vlog ko. Ilagay natin sa manual yung generator sa engine control room at lagyan natin ng tag. Ipara din natin yung DO supply pump natin at lagyan din natin ng tag, at pati na yung LO primary pump natin ipara din natin at lagyan din natin ng tag. Para sigurado tayo na hindi aandar yung generator natin mga brad, tinatanggal ko yung cover ng flywheel para hindi matukuran yung limit switch, hindi aandar yung generator natin mga brad. At sa pagbunot ng injection pipe joint mga brad, doble ingat tayo, extra careful tayo na hindi malaglag. At syempre lagyan natin ng tape para hindi mapasukan yung fuel pump natin mga brad. At sa maintenance ko naman mga brad, kaugalian ko na nilalagay ko ng marking para mabalik ko ng tama na maayos yung mga pinangtanggal ko.
Malapit na natin bunutin yung fuel injection valve natin mga brad, at ito yung pambunot niya, yung extraction or puller. Tara mga brad, dahan-dahan na natin bunutin yung injection valve natin. At dahan-dahan mo rin higpitan yung nut para dahan-dahan din, safety din, aangat yung fuel injection valve natin mga brad. At sa pagbunot ng fuel injection valve mga brad, dahan-dahan pa rin, extra careful pa rin na hindi mabangga yung fuel injection valve nozzle natin mga brad. Sa pagbunod ng fuel injection valve 1 to 6 mga brad, huwag niyong haluin para wala tayong makaligtaan. At syempre, bago natin isalpak yung fuel injection valve natin mga brad, picture muna para naman sa maintenance report ko. Pag-install ng fuel injection valve natin mga brad, dahan-dahan, huwag natin hayaan na mauntog o mabangga yung fuel injection valve nozzle natin mga brad. At pag na-install na natin yung fuel injection valve natin mga brad, kunting pukpok na lang, take note. Plastic hammer lang dapat ang gagamitin. At makikita mo naman sa butas kung okay na or setting na yung fuel injection valve natin para makabit mo na yung injection pipe nut natin mga brad. Double check mo rin yung rubber packing natin kung may tama or okay pa ba. At huwag na huwag mong pilitin pag hindi na setting yung fuel injection pipe nut natin, baka ma-loose thread. At huwag mo rin sobrang higpit, baka maputol. At alalayan mo lang ng plastic hammer para madali lang siya ma-setting yung fuel injection pipe nut natin mga brad. Always remember mga brad, kung maghigpit kayo dapat pantay. At ang tightening torque nito is 39 to 44 Newton. Pero ang nilalagay ko lang 40 Newton. Sa paggamit ng torque wrench mga brad, malaman mo okay na or 40 newton na yung paghigpit mo, tutunog siya, lalagitik lang yan siya, ibig sabihin okay na, 40 newton na siya. Double check mo mga brad na hindi barado kasi dito dadaan yung fuel papuntang fuel injection valve natin mga brad. At dito dadaan yung fuel mga brad, i-deliver ng fuel pump, dadaan ng injection pipe joint hanggang makarating sa fuel injection valve natin.
What if na hindi mapasok o mahirapan ka i-setting yung fuel injection valve natin? Katulad na sa case natin sa cylinder number 1, nagbabounce lang yung fuel injection valve natin. Pag ipokpok mo ng plastic hammer na nakikita nyo, nagbabounce lang siya. Ibig sabihin, hindi na setting yung o-ring natin. Kaya ayusin natin yung o-ring. Kung na-twist, hindi talaga papasok yan mga brad. Kaya ayusin natin yung setting ng o-ring natin para dire-diretso yung fuel injection valve natin para madali lang siya ma-setting. Katulad nito, konting diin na lang, setting na yan mga brad. At ito yung example para malaman mo na hindi nag-twist yung o-ring mo. Unting diin na lang, setting na yung fuel injection valve mo mga brad. We are done installing sa fuel injection valve natin 1 to 6 mga brad. Kaya air purge natin na maayos, na mabuti para hindi mapasukan ng hangin yung linyada para tuloy-tuloy yung andar ng generator natin. Ang ginagawa ko naman mga brad para safety tayo, crack open lang muna yung suction valve natin para just in case na may leaking or may sumisirit, madali natin masara. At ngayon mga brad, pwede na natin full open yung DO suction valve natin mga brad para madali natin ma-bleed or ma-air purge yung fuel pump natin. Ginagawa ko naman para hindi talaga magpalyar yung andar ng generator natin. Nilalagyan ko ng lubricant at ine-exercise ko yung pump rack para naman may fuel na yung linyada. Konting sipa na lang ng starting air, haandar na yung generator natin mga brad. Tapos natin ma-exercise yung pump rack, ma-check yung auto backwash at saka bypass filter, matapos yung turning gear natin mga brad, cover your ears mga brad, i-air blow tayo. Pag na-start ko na yung generator mga brad, ang ginagawa ko, chine-change over ko siya. Sineservice ko siya para malaman natin yung differential exhaust temperature natin. At syempre, gagawan din natin ng vlog yung pag-start ng generator, pag-synchronize, at saka pag-para. Abangan nyo yung mga brad.
Stay tuned lang tayo sa channel natin. At ang pinaka-highest exhaust gas temperature natin mga brad, cylinder number 1, which is 349 degrees, at saka ang pinaka-lowest exhaust gas temperature natin mga brad, cylinder number 6, 338 degrees. So 9 degrees ang difference niya. So ibig sabihin, okay yung fuel injection valve natin, no need i-adjust yung pump rack. At sa susunod na naman natin i-tackle yung pag-adjust ng pump rack para pag-overhaul natin ng fuel pump natin mga brad. Sa isang oras na service niya or sa isang oras na tumatakbo siya mga brad, niluluwagan ko yung linkage niya mga brad para malaman natin kung leaking ba or may damage ba yung o-ring niya mga brad. So far, wala naman sinyalis na leaking mga brad. So ibig sabihin, okay yung o-ring at saka yung fuel injection valve natin mga brad. At pagkatapos higit isang oras mga brad na pagka-service niya, okay naman yung takbo ng generator natin. Ipapara na natin siya mga brad. Tapos natin airblow mga brad, i-back to normal natin yung generator natin para naman ready to start yung generator natin. Check pa rin natin yung langis, yung bypass filter, tsaka auto backwash filter. At palagi natin ikabit yung cover mga brad, para just in case na sisirit or may leaking, safety pa rin tayo. Hindi siya liliyab or mag-cause ng fire. We are done mga brad. So ibabalik na natin sa normal. Uunahin natin yung start-stop handle. Iangat natin. Ibabalik na natin sa remote yung selector. At saka i-auto natin doon sa engine control room para ready to start na yung generator natin. At yun yung mga brad and sis, pagpalit natin ng fuel injection valve sa generator. I hope may natutunan kayo. And may mga outcoming pa tayo na mga vlogs mga brad about sa overhauling. So stay tuned lang kayo sa channel na to. At kung nagustuhan nyo tong vlog to, give me a thumbs up. And don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit na din yung notification bell para nga updated kayo sa mga vlogs, videos na i-upload natin sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin, Makinistang Siman. Walang pilitan to mga brad. And paki-share na lang din ang vlog natin. At hanggang salamat.